Hi Taurus, welcome, welcome. Ito yung mensahe sa'yo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe and sa bumabalik. Marami pong salamat. Start na ako. Ano yung mensahe sa'yo ngayong Marso? Give me the message for Taurus. Okay, meron ka dito, Earth. Give me the message. Tumansik to, meron ka dito ang square. Then, meron ka dito ang house 7. Meron ka dito ang Mercury. Meron dito ang Water. And Taurus. Okay? Dahil Taurus yung binabasaan natin, lumabas yung iyong card dito, Taurus. Okay? And Earth sign. Ayan. Nakikitaan ko dito, no, Taurus, na ikaw yung tipo ng tao na practical, ano. Kung ano man yung gusto mo mangyari, napaka-practical mo. Mas inuuna mo yung mga bagay na dapat. Okay? Kumbaga, nagiging kang matalino sa bawat desisyon na ginagawa mo. And then, nakikitaan ko dito, no, once na may ginugusto ka talaga, talagang patuloy ka na gumagawa ka ng paraan para makamit mo to. Okay? Kumbaga, andun yung pagiging mong goal-oriented. Talaga nakapokus ka sa trabaho, okay? Then dito, no, yung iba sa inyo, nafe-feel ko dito na nagiging patient. Kung meron ka man ditong iniintay, or pwede rin sabihin, kung meron ka man ditong gustong makamit, mabili, okay? Nagiging patient para rito. Then dito, no, nafe-feel ko dito, sinusubok ka, no? Kumbaga, may oras, okay? May oras ang mga bagay na, or may oras yung mga sandali na ipagkakalob ito sa'yo, okay? Meron niya mga kanya-kanyang oras. Dahil dito, no, sinasabihan ka dito maging patient lang. Kasi, meron ako nakikita dito na sinubok ka, okay? Marami kang naranasan na sobrang bigat sa yung karanasan, okay? Ito rin nafe-feel ko dito sa square. Kumbaga, no, bago mo ma-receive yung mga gusto mo makamit sa buhay, kailangan mong malampasan tong pagsubok na ito. At ito yung challenge para sa'yo, okay? Once na nalampasan mo yung mga pagsubok, yung mga dagok ng buhay, ano, at nalampasan mo na nga ito, at or kung nasa ganun ka ng stage, ano, meron dito na akong nakikita na talagang maganda, magandang bunga or ganting pala sa'yo, okay, dito sa square. Kailangan lang dito ay tiyaga and patient, okay? Then dito, no, sa house of 7, kung ikaw man ay naghahanap, okay, naghahanap ng makakapareha, kabagay kayo, nagsusoul searching ka, gusto ko ng ganito, gusto kong ganitong kapareha. Nakikitaan ko dito, no, ma-attract mo to. Ito lang yung nakikita ko dito sa ibon. Kumbaga, mami-mirror mo to eh. I think, may distance pa sa inyo ng tao nito, okay? Pwedeng hindi mo pa ito nakikita, or pwede rin sabihin kilala mo na siya. Nafe-feel ko dito, no, mararamdaman mo dito sa person na to, yung talagang pang matagalan. Merong solid foundation na pang long term, okay? Kasi nakikitaan ko dito na yung feelings mo dito ay talagang mag-i-evolve. Kumbaga, meron ka ditong mararamdaman, or pwede niyo sabihin na kung ikaw yung tipo ng tao na hindi romantiko, dito ka matututo maging romantiko para dito. Kasi itatrato mo to ng special na tao, okay? Dito sa House of 7.
Then dito no, sa Mercury, nafe-feel ko dito na ikaw yung tipo ng tao na malalim ka mag-isip, magaling ka makipag-communication, malino ka makipag-usap, okay? Malino ka makipag-deal sa mga tao kung ikaw man ay yung larangan ng trabaho may marami kang kinakausap, ano? Magaling ka, magaling kang manalita, okay? Na kung saan, meron ditong transformation na magaganap sa'yo. Yung iba sa inyo, meron ditong promotion online, or kung ang trabaho may online, no, meron ditong promotion sa'yo. Tila yung nafe-feel ko. Meron kang madideal ng mga project, matatapos mo to. Or pwede rin sabihin, ano, yung iba sa inyo, kasi nakikita ako dito na ikaw man yung single, meron kasi dito ang patungo sa'yo. Pwedeng makilala mo to online. Ayan. Then dito, no, sa water. Yung iba sa inyo, spiritual. Alam mo yung kalakaran ng pang spiritual. Naniniwala ka sa kay God, naniniwala ka sa mga milagro, naniniwala ka na hindi lang tayo, ang tao, ang naninirahan sa mundo. Ganon. Okay? So, dito sa water, sinusunod mo yung mga intuition mo, sinusunod mo yung kutob mo, okay? Kasi, mas pinaniniwalaan mo yung kutob mo. At yun ang maganda kasi, hindi ka naliligaw eh. Kasi, sinusunod mo yung gusto mong mangyari. Excuse me. Kasi nafe-feel ko dito yung emotion mo eh. Yung nararamdaman mo, okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito. Kasi nakikitaan ko dito na ma-attract mo siya eh. Kung sino to, okay, dito sa water. Maybe meron tong may pagka-water sign, yung ma-attract mo dito. Or earth sign din, okay? Nakikitaan ko dito ng Capricorn. Ay, no, sorry. Cancer, Scorpion, Pisces, water sign, ayan. Nakikitaan ko dito yung companion sa bawat isa. Okay, ito lang nafe-feel ko. Merong harmony. May emotion. Andun yung emotion eh. Andun yung nararamdaman. Na kung saan, equal kayong ipahayag yung damdamin ng bawat isa dito sa water sign. Ito yung patungo sa'yo, okay? Maybe, meron ka dito makakausap na heart-to-heart to kayo. Dun mo mararamdaman yung romantic feelings. Na kung saan, ano, may paglago. Then may transformation sa'yo. Then Taurus. Kasi ikaw yung tipo ng tao na nagiging patient eh. Marunong ka magtiwala, okay? Kumbaga no, nagtitiwala ka na marireceive mo to. Or nagtitiwala ka na makakamit mo to. Na itong mga gusto mong mangyari. Kasi andun yung sincerity mo eh. Na nakapokus ka. Kung halimbawa for love life, nakapokus ka para makuha to. Sa job, ganun ka din, okay? Kasi hindi ka nagmamadali eh. Kaya mong kontrolin yung sarili mo, yung emotion mo. Na kung saan, ito yung maganda kasi kaya mo maikontrol yung sarili mo. Okay? Yung iba sa inyo, pwedeng magaling kang mag-control ng iyong galit, ano, hindi ka masyadong nakikipag-deal. Kaya mong pigilan yung sarili mo. Ayan, ito lang yung nafe-feel ko dito, no? Tingnan pa natin dito sa card kung ano pa yung lalabas. Give me the message for Taurus. Ano pa yung mensahe sa'yo? Pasensya na kung maririnig yung aking hininga. At ako eh, may sinus. Minsan na yung ako nahihirapan din huminga eh. Okay? Meron ditong 8 of Wands card by time. Nabi-feel ko dito, no, merong oras. Kumaga, no, bago mo ma-develop yung sarili mo, kailangan mong pakawalan yung mga bagay, yung emotion, yung galit, yung ganyan. Nag-grow ka eh, itali na ikita ko. Once na meron dito kang moment na nag-iisa ka, ito yung time na meron dyan pagbabago. Yung pag-iisa mo, yan yung time na paglago mo. By spiritual, okay? Kasi, ginigising ka dyan eh. Okay, ito lang nakikita ko sa 8 of Wands. May paggising sa'yo. Kung nakakaranas ka man lang diyan na nalulungkot ka, yan ay paggising na kailangan ng pagbabago. Okay?
Give me more information. Meron ka dito ang Ace of Snow. So, nagiging kang klaro sa gusto mong mangyari. Ano? Ito na feel ko sa Ace of Snow. Meron kang iniisip or meron kang naaalala ng mga tao. Okay? Na nagiging klaro para sa'yo. Kung ano yung purpose nila, kung bakit nakilala mo mga to. Okay? Dito sa Ace of Snow. Kasi, nandito ka sa moment na nag-healing kung meron ka mga experience in the past na sobrang sakit. Andun ka sa moment na nag-healing ka. So, ngayon, nakikitaan ko dito yung development, okay? Pag-evolve mo sa sarili mo. May grow na nangyayari. Kasi nagiging ng malino sa'yo lahat. Ayan, ito lang yung nafe-feel ko, okay? Give me more information. Then dito, no, sa trips, no? Kaya nagiging klaro sa iyong lahat kasi naranasan mo dito na may stuck sa sitwasyon kung meron ka man dito mabigat na experience, ano, mapalab man yan, mapatrabaho, mapaganyan, ano. Okay? Nafe-feel ko dito yung nagkaroon dito ng stuck sa iyo. Kaya ngayon, yung iba sa inyo nag-healing, nagiging malino para sa kanya ang sitwasyon niya. And din dito, no, kasi ayaw mo nang ma-stuck. Or tinutulungan ka dito na mag-healing. Or magkaroon ng pagmumuni-muni, pagnilay-nilay. Nang sa ganun, no, maisip mo dito na ano ba yung dapat unahin para sa'yo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko dito sa trips, no. Kailangan mo dito pakawala na kung sobra ka nang nabibigatan sa sitwasyon. Tinutulungan ka dito na let go yung mga bagay na ang hirap-hirap na, mahirap na panghawakan pa. Yan. Nine of Waves. So, sinasabihan ka dito na magtiyaga ka lang, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tiyaga ka lang. Kasi nakikita ko dito na makakalaya ka eh sa emotion na nararamdaman mo. Kung meron ka mang kabigatan, ano, yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat sa part na to. Magtiyaga ka lang. And the Star. Kasi, yung moment ng pag-iisa mo, dyan mo ma-develop yung sarili mo. Dyan mo malalaman kung ano ba yung mali at kung ano yung dapat itama. At dahil dun, ano, nag-isa ka dahil may purpose yan. Okay? Para makita mo muli yung sarili mo or pwede rin para maibalik mo muli yung sarili mo sa pagiging matatag, sa pagiging confident, ano. Ito rin nakikita ko. Kasi meron ka ditong path na patungo sa'yo. New path na meron kang mahihiling dito. Okay? Yung new path na to or yung kasi nakita ko dito nag-iisa ka eh. Tinanggal ka sa mahirap na sitwasyon, mahirap na relasyon, at mahirap na trabaho. Okay? Para mabaling mo yung attention mo sa ibang path na kung saan merong naghihintay sa'yo. Na kung saan, dito mo marireceive yung mga pangarap mo. Kung meron ka mga pangarap, ano, meron ditong ibang direksyon na iminumungkahi sa'yo. Dahil doon sa ibang direksyon na yun, dito mo makakamit yung pangarap mo. Meron ka ditong marireceive, okay? Dito sa The Star. Meron kang tagumpay na marireceive dito. Three of Waves and Six of Wands. Nakikitaan ko dito yung kasaganahan, okay? Kailangan mo lang ditong maging malalim. Malalim na tao or pwede rin sabihin na nagiging ka ng malalim na tao. Nagkakaroon ka na ng pangunawa. Nagkakaroon ka na ng kaliwanagan. Kasi alam mo na kung paano mo ipapahayag yung nararamdaman mo. Alam mo na kung ano yung dapat pigilan para sa'yo. Alam mo na kung paano kontrolin yung emotion mo. Dahil dito, no, meron kang kaalaman or karunungan na kung saan pwede mo rin ma-share sa mga tao or pwede mo rin ma-share once na may tao na ang bigat-bigat. Kasi nakikita ako dito, yung experience mong yan, pwede mo siyang i-share para makatulong sa iba. Ito lang yung nakikita ko dito, okay? Ayan, tingnan pa natin yung card na to. Kung ano pa yung
Minsay sa'yo. Give me the message for Taurus. Oh, tumalsik agad. Meron dito, Dogger. Okay. Nakikitaan ko dito, no, yung iba sa inyo. Ang daming alalahanin. Kumbaga, yung alalahanin kasi, yung takot na yan. Kalaban yan yan, okay. Kumbaga, ang kalaban, gusto nilang ma-stuck ka sa takot sa mga alalahanin. Kaya ka ginigising dito, no, sa Earth of Pawns. Kasi binibigyan ka ng oras na magtiwala sa taas. Once na may mga alalahanin ka, no, may mga problema ka, ang bigat-bigat na hindi mo na kaya, paulit-ulit itong pumapasok sa isipan mo. Tinuturuan ka dito, no, manampalataya ka. Ibigay mo lahat ng alalahanin mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya, sabihin mo sa kanya, okay? I-pray mo para maalis yung worries, yung takot, yung nararamdaman mo sa isang sitwasyon. Ayan, may pagising lang dito, no? Chloe. So, sinasabihan dito, no, mag-ingat ka. Huwag ka mag-take ng risk na, alam mo yun, kunyari, gusto mo sumubok or gusto mong pumunta sa lugar na to na hindi mo naman napag-aralan kung anong meron doon. Huwag ka nang mag-take ng risk, ano, kasi meron doon sa lugar na yon na kung saan mahirap yung sitwasyon. Kaya may naman, no, mag-ingat ka sa bawat desisyon na gagawin mo dito, ano, kasi hindi halos lahat ng mga kasalamuha mo din ay totoo, okay? So, pag-ingatan mo din. Ito lang nakikita ko dito sa Klo. Kung meron ka man ditong sitwasyon or meron ka man nababagabag yung isipan mo or meron kang pupunta na nagdadalawang isip ka, huwag ka nang tumuloy, okay? Give me more information. Dog barking. So, makinig ka sa isang advice ng tao. Once na merong halimbawa, nahihirapan ka ng sitwasyon mo, tapos nababagabag kang puntahan yung isang tao. Kunyari, ano, meron ka ditong kadil na tao na hindi naging maganda yung turingan ninyo. Okay, may maaway, mga ganyan-ganyan. So, sinasabihan ka dito, tapos pupuntahan mo siya. Sinasabihan ka dito na sundin mo kung ano yung i-advise sa'yo ng person, or I mean ano, sundin mo kung ano yung i-advise ng kaibigan mo. Okay, ikwento mo yung nangyari sa buhay mo, and then kung bakit nag-aalala ka dito, tapos kung ano yung kanyang i-advise sa'yo, sundin mo, okay? Kasi sinasabihan ka dito na mag-ingat ka eh, mag-ingat ka, huwag kang maging pabigla-bigla, padalas-dalas sa mga desisyon na gagawin mo. Kasi meron dito tension na mararanasan ka. Kaya pinag-iingat ka dito kasi meron dito backfighter eh. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Clover. Huwag ka mag-alala kahit may mga tao na may galit sa'yo, nag-backfighter sa'yo, okay? Nakikitaan ko dito na mapalad ka. Merong dito magandang kapalaran naghihintay sa'yo. Pumili ka din ng kaibigan na may sincere at totoo sa'yo, okay? Kasi mahirap talaga makatagpo ng totoong kaibigan, lalo-lalo sa panahon ngayon. Then dito, ano, sa Four Leaves, meron dito magandang kapalaran naghihintay sa'yo. Kaya maniwala ka, magtiwala ka. Sinasabihan ka din dito, ano, once naalis ka ng bahay, magdasal ka. Ayan. Pray ka kay God, kay Jesus, or kung ano man yung relihiyon mo, no. Naingatan ka. Kung saan ka man pupunta, ilayo ka sa anong uri ng kapahamakan at sako na. Ayun. Ayun, ito lang yung na-feel ko dito, okay? Then dito, no, sa younger man. So, yung iba sa inyo, no, kadiling ay batang lalaki. May batang lalaki dito. Younger man. Meron din ditong bull. So, sinasabihan ka dito, no? Excuse me. Nakikita ako dito na huwag kang susuko, okay? Kasi nafeel ko dito na maipakikita mo yung ano, katatagan mo at katapangan mo dito sa bowl.
Kumbaga, kung may mga tao dito na minamalit ka, kinakaya ka, okay, ipakita mo yung ano, yung tapang mo para may pagtanggol mo yung sarili mo dito, okay? Kumbaga, no, iparamdam mo dito yung limitasyon. Kahit hindi ka naman makipag bakbakan, ano, basta't ipakita mo yung ano, yung authority mo sa mukha mo. Makikita na nila yun. Kumbaga, yun na yung sign na may limitasyon yung ginagawang hindi maganda sa'yo. Okay? Kahit ipakita mo na yung serious face mo, ganyan. Kasi nag-feel ko dito, maybe meron dito nababahala ka eh. Okay? May takot kasi. So ngayon, nafe-feel ko dito na huwag mong hayaan yung takot ang sumakop sa'yo. Okay? Binibigyan ka dito ng tapang, lakas ng loob na ipakita sa mga tao or sa mga nakakasalamuha mo, kung meron ka mga kadiling dito na tao na sobra na, ipakita mo yung serious face mo. Okay? Para nang sa ganun, no, alam niya kung hanggang saan yung limitasyon niya sa'yo. Give me more information. Ayan. Meron ditong tortoise. Meron ditong mabagal, pero sigurado. Okay? Kung meron nga man dito mga nais na gawin, nais na pangarap, ano, or gusto mo magkaroon ng bunga, kung ano man yung ginagawa mo, may mga plano ka man, mabagal man yan, pero marireceive mo to. Okay? Ito na feel ko dito. Sigurado to. Sigurado yung tagumpay dito na naghihintay sa'yo. Kasi nasa yung clover eh. May mga pagsubok man, may mga pagsubok man dito, pero nasa iyo pa rin tong blessing patungo sa'yo. Challenge lang, may challenge lang, pero bandang huli, tagumpay to. Sundin mo tong kaibigan mong to sa dog. Meron ditong year of the dog. Ito lang nakikita ko. Ayan. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. A love and peace.